listening to each and everyone. Kamusta na po kayong lahat dyan? And thank you so much sa mga laging nagsusubaybay sa aking premiere, sa aking mga video. Maraming salamat. So, last ko na video, pinakita ko nun yung guitar collection ko, yung tatlong electric tsaka tatlong acoustic electric. So ngayon bumili ako ng isa pang gitara, and nakita ko na naman to sa marketplace, parang natukso na naman akong bumili. So sekanhan lang to, medyo madumi pa nga eh. Linisan natin ngayon para magbuka siyang bago. Introduce ko sa inyo ang aking nabiling gitara. Medyo bago-bago pa rin naman. Yamaha. Ayan po. So parang same lang din ng kulay pula ko na Yamaha. Parang Stratocaster din ang dati. So, nung binili ko to, kulang ng isang string. Ayan, oh. Yung first string niya, wala. So, bumili ako ng string na ipapalit ko. So, ilalagay natin. So, ang disadvantage lang sa pagbili ko na ito, hindi siya mura eh. Tapos, wala siyang tremolo nung binili ko. Unlike nung, naswertihan lang din ako noon sa pula ko na Yamaha. Kasi, kumpleto talaga. May tremolo, tsaka bagong-bago siya. Wala talaga, as in 99% talaga new yun, or maybe 90% new. So, sinwerte lang talaga ako doon. Saka, hindi gastado yung gitara. Ito, madaming gasgas na to eh. Maraming obvious na tama. May tama dito. Yung mga, alam mo yung gitara na lagi ginagamit na obvious talaga na tumatama kung saan saan kanto. Ayun yung ayun yung disadvantage dito sa gitara. Actually, kahit yung pickup niya sa gitna, oh, ang daming gasgas. Try natin, hindi ko pa nga natesting to kung tumutunog to eh. So, ang pagpapalit ng string ng ganitong gitara, mga hindi Floyd Rose, ang dali-dali lang po. Hindi mo na kailangan ng mga Allen wrench or kung ano-ano pa.
basta ito, ipasok mo lang sa likod, yun ang bilis. Kaya yung mga ibang gitarista, mas prefer nila yung mga ganitong gitara. Kasi pag naputulan, ang bilis lang palitan. Tsaka ito, pag ganito, pag naputol, hindi nasisintonado to. Unlike sa mga Floyd Rose, sintonado yan dahil floating yung bridge nun. So mamaya, testingin natin kung may tunog kung gumagana to. Baka na-scam ako na ito. Ganun lang kadali. Bilis-bilis magpalit. Oh, nakita niyo yung dati nung nagpalit ako ng string sa Ibanez ko. Ang tagal-tagal. Pero kasi ang hirap tanggalin ng mga lumang string dahil yung siguro nagkabit ng nakaraan. Karang mayari. Ginanon niya kasi sa laki, parang iniikot niya. Which is hindi naman ganun. Iipitin lang yun eh, iipitin. Putulin mo yung dulo tapos iipitin. Yung ganun lang. So kaya siguro natagalan ako ng gusto. Unlike pag mga ganito na klase na bridge. Yung ganitong klase. Mabilis talaga yan. Saksak naman dito sa butas sa likod. Tapos na eh. Kita niyo na yan. So ngayon guys, testingin natin kung tumutunog siya. Ayan, may tunog. Buti na lang. Hindi naman masama. Okay lang. So, try nating distortion. Okay. Matalas ito. Thank you.
baka, baka ito yung ginagamit ng shackle. Kasi tunog shackle to eh. Talaga tunog, tunog Stratocaster. Natalo. Kasi yung pinsan ko, nagre-request din kasi ng Yamaha. So, try, tingnan natin kung ano yung pipiliin niya. Ito or yung isang gitara kong Grassroots. So, ang gagawin ko na lang, bilhan ko na lang siya ng tremolo at saka strap. May mabibilhan naman ng strap na dito sa malapit. Para gumanda naman siya. Parang ma-okay-okay naman. So, kahit sa clean tone guys, maganda rin ang tunog niya. Oh, malinaw, malinaw. Malinaw talaga Yamaha. So ayan po, naipakita ko na sa inyo yung aking bagong collection, dagdag sa collection, itim naman, itim na Yamaha. So thank you so much guys for watching, and hope to see you on my next vlog. And don't forget to like, comment, and subscribe. King Rock 88. Bye!